So ayun mga kaobas, tayo ay gagawa ulit na naman ng panibagong video. Ang gagawin nating video ngayon mga kaobas ay tungkol dito sa ating mga ina-apply na mga fertilizer magmula sa bagong tanim hanggang makapagbigay na siya ng bulaklak. Tulad ng ganitong bulaklak mga kaobas, mahaba. Ang video na to mga kaobas ay request ni Sir Rudy Morillo. Ang comment ni Sir ay kung pwede ko daw ba igawan ng actual video yung pag-apply ko ng fertilizer magmula bagong tanim hanggang siya ay magkapagbulaklak na. So bago yan mga kaobas ay habang pinapakita ko sa inyo yung mga bulaklak ng aking black grapes ay mag shout out muna tayo. Shout out kay Sir Manuel Junior Palma. Ayan. Shout out sa Sir. At shout out kay Edil TV Vlog Official. Shout out sa Sir. Pasensya na po kayo kung ngayon lang kayo na shout out. Dahil pag sa ganitong gumagawa na ako ng video ay nakakalimutan ko. So ngayon ay shout out sa inyong lahat mga kaobas, sa aking mga laging nanonood. Maraming salamat po sa inyo at lagi po kayong sumusuporta sa aking mga ginagawang video tungkol sa pagtatanim ng ubas. So ayun mga kaobas, at tayo ay magsisimula na sa ating gagawing video tungkol sa fertilizer application after planting hanggang siya ay makapagbigay na ng bulaklak na ganito. So ayan, let's go mga kaobas. So dito tayo magsisimula mga kaobas sa aking ginawang circle na hinarangan ko ng hollow blocks. Ito ay kinutkot na ng aso. Tuwang-tuwa yung asong kinukutkot niya yan. Iwan ko kung bakit. So dito mga kaobas ay meron tayong hinanda na grapes cuttings. Yan. Meron na siyang bulaklak. Pero alisin din natin yan. At meron to tayo ditong hinanda na organic. So bago tayo magsimula mga kaobas ay disclaimer muna. Kasi itong aking ina-apply na mga fertilizer sa aking tinatanim na mga ubas ay sakto lang dito sa lupa na aking pinagtataniman. Kasi depende po yun sa lugar o sa taba ng lupa na ating pinagtataniman ng ubas. Yung ina-apply kong mga fertilizer dito ay sakto lamang. Maari din sobra sa inyong lugar, sa inyong lupa na pagtataniman, maari din kulang. Kaya dumipindi po kayo dun sa performance ng inyong mga ubas. Kung yung inyong tinanim na ubas, kung sakali ay sinunod nyo yung aking mga in-apply na fertilizer, kung gaano siya karami, ay tignan nyo sa kanyang performance kung siya ay lumalaki or hindi lumalaki. Ibig sabihin, pag hindi lumalaki, ay kulang yung ina-apply yung fertilizer, maaari pwede nyo siyang dagdagan. Ayan, so example mga kaobas, gamitin ulit natin itong mahiwagang kutsara ng siminto. Nara dito natin siya itatanim, huhukay tayo dito ng mga 30 cm na luwang, tapos 30 cm or 20 cm na lalim. So example lamang ito mga kaobas, dahil hindi ko muna to itatanim kasi hindi pa siya ready to transplant. Kailangan kasi pag tinanim natin yung ating grapes cutting ay ready to transplant na. Ayan, kunwari mga kaobas, ito ay malalim na. Ayan, kunwari lang. Ang una nating gagawin mga kaobas ay maglalagay tayo ng basal fertilizer. Magandang maglagay tayo ng basal fertilizer para mayroon na siyang pabaon, mayroon na siyang paunang abono. So pag nakahukay na tayo mga kaobas, ganyan, maglalagay na tayo ng complete fertilizer
mga kalahating kutsara lang, pwede na yun mga kaubas. Pag nalagay na natin yung complete fertilizer, ay tatakpan natin yun ng organic, kung anong klaseng organic kung mayroon kayo. Pwede yung cow manure, chicken manure, yung vermicas. Yan, takpan natin siya. Ganyan mga kaubas. Pag natakpan na natin siya, ay tanggalin na natin yung plastic. Tapos doon na natin siya ipapatong sa may organic para hindi direct na sumayad yung or dumikit yung kanyang ugat doon sa ating nilagay na complete fertilizer, kasi maaari siyang mamatay kung nakadikit siya sa complete fertilizer nating nilagay, kaya naglagay tayo ng organic. So ganyan mga kaubas. Tapos pagka ito ay tinabunan na natin ng lupa, hanggang dito lang sa top surface ng ating lupa, dito sa loob ng plastic, huwag na natin siyang takpan hanggang dito kasi maaari siyang mamatay mga kaubas. So after natin ito matransplant mga kaubas, ay after 2 weeks muna tayo mag-apply ng fertilizer ulit. Hayaan muna natin siya na maka-recover sa weather, sa init at sa ulan. Kailangan muna niyang ma-adapt yung kanyang bagong zone. Kaya after 2 weeks muna tayo mag-apply ng fertilizer mga kaubas. Huwag muna tayo mag-apply agad kasi maaari siyang mamatay. So ayun mga kaubas, ang ating i-apply na unang fertilizer dito pag sa bagong tanim after 2 weeks ay 16-20-0. Yun po kasing 16-20-0 mga kaubas ay meron na siyang 16% na nitrogen at meron na siyang 20% na phosphorus. Yung 16% na nitrogen mga kaubas, nagagamit niya po yun para siya ay lumaki at gumanda yung kanyang mga dahon tulad niyan. Yung 20% naman na phosphorus mga kaubas, nagagamit niya yon para lalong dumami pa yung kanyang ugat at lalo pang humaba, mas mabilis humaba yung kanyang mga ugat para siya ay mabilis lumaki. So yun mga kaubas, bago tayo mag apply ng fertilizer ay after 2 weeks muna. So ang dami na ilalagay natin na 16-20-0 mga kaubas ay konti lang muna. So dito muna dyan, para hindi siya mabigla. So dito naman tayo sa next mga kaubas, after 1 month siya, 1 month to 2 months. So punta tayo sa isa kong tanim. So dito naman tayo mga kaubas, dito sa aking isang tanim na ito. Ito ay mahigit isang buwan na. So pagka yung inyong mga ubas, pag nakapag apply na kayo ng 16-20-0, after 2 weeks ulit ay mag-apply kayo ng urea naman. So bago ko yung mag-apply ng urea, i-cultivate muna siya, pero mababaw lang mga kaubas. Kailangan mga kaubas, after tayo makapag-apply ng fertilizer ay diligan natin siya. So dito sa aking 1 month old na ubas na ito, ang i-apply na natin ay urea na mga kaubas. So ang sukat ng urea na ating nilalagay, yung 4600 ay dito, itong guhit na ito mga kaubas. Ganyan lang siya karami. So dito pa kasi sa stage na ito, itong growing stage, ay nangangailangan lang ito ng nitrogen para gumanda yung kanyang dahon, yung kanyang main vine tulad niyan na napakataba, tapos yung talbos niya humaba ng humaba, kasi more on nitrogen ang kailangan ng ubas pag sa nasa growing stage pa lang siya. Ayan mga kaubas, so urea ang i-apply natin sa susunod na application ulit natin mga kaubas, ay punta tayo ulit sa isa kong tanim mga kaubas.
So dito naman tayo sa isa kong tanim, mga kaubas. Ayan, ito ay 2 months old, mga kaubas. So dun sa isa kanina ay 1 month old siya. So dito naman tayo sa 2 months old. 2 months old na yung ating tinanim na ubas, for example. So ang ating i-apply na fertilizer naman dito, mga kaubas, dahil siya ay magto 2 months old na, i-cultivate ulit natin, maglagay tayo ng organic na naman ulit kasi 2 buwan na siya. Tapos ang i-apply ulit natin na fertilizer dito, mga kaubas, sa ganito siyang kalaki, sa ganitong edad ng ating ubas, malapit na siya sa trellis. Ayan, so 1 feet na lang ay nasa trellis na siya. Ang ilalagay ulit natin dito, mga kaubas, ay urea pa rin, pero nadagdagan na dito na sa baba ng kalahati. Pwede rin kalahati, basta depende yun dun sa performance niya, mga kaubas. Kung siya ay payat ay kalahati, pero kung maganda na siya, mga kaubas, malalaki na yung kanyang dahon, ay bawasan nyo muna, mga kaubas, para hindi naman maabuso yung ating lupa. Kaya naglalagay tayo ng every 2 months na organic para ma-refill nga yung mga nawawalang nutrients dito. Importante yan, mga kaubas. So growing stage pa rin ito, mga kaubas, 2 months old, kailangan niya ay nitrogen, urea pa rin. So dito, tignan niyo yung kanyang talbos. So okay na okay yung aking sukat na nilalagay na fertilizer, kaya green na green siya. Tulad ng sinabi ko kanina, na depende yon sa performance ng inyong ubas kung gaano karami yung ilalagay nyong fertilizer pag sa ganitong growing stage pa lang siya. So punta ulit tayo sa 3 months old na ubas, yung nasa trellis na siya, kasi ito malapit na sa trellis. So lipat naman tayo dun sa umabot na sa kanyang trellis. So let's go. So dito naman tayo, mga kaubas, dito sa aking 3 months old mahigit na tanim. Ayan, nakaakyat na sa kanyang trellis. Ang ganda. At mayroon na siyang mga arm or cordon. Meron tayong 4 na cordon, mga kaubas. Ito yung isa, ito yung pangalawa, ito yung pang-4, at ito yung pangatlo, ito yung pang-4, mga kaubas. So ang ganda. At meron na rin siyang mga fruiting cane. Ayan, ayan o, oh, tumutubo na sila, mga fruiting cane nya. So dahil ito ay 3 months old mahigit na siya, at mayroon na siyang arm, mayroon na siyang mga tumutubong mga fruiting cane, so ito ay nangangailangan na ito ng complete fertilizer. So magdadagdag na tayo ng complete, mga kaubas, para makapag-develop na siya ng mga magagandang fruiting cane at nodes para siya ay makapagbigay ng bunga pagdating ng araw. So ang i-apply natin dito ay combination na ng urea at complete fertilizer. So dito tayo sa lupa. So nung sa mga una nating piniture na ubas ay urea lang yung nalagyan natin. So ngayon ang i-apply natin, mga kaubas, mayroon siyang kasamang kamatis, oh, hindi ko na inalis. Ang mas marami pa rin yung lalagay natin na urea, mga kaubas. So maglalagay tayo ng urea kalahati nitong lata ng sardinas, tapos ang complete naman ay itong guhit na to, mga kaubas. So mimix natin, i-apply natin dyan, i-cultivate muna natin bago natin i-apply. Ang layo, mga kaubas, ay mahigit isang dangkal. So ito yung isang dangkal, maaaring dito paikot, mga kaubas. Nagdagdag na tayo ng complete para makapag-develop na siya ng magagandang sanga, kasi
kailangan na niya ng i-develop yung kanyang mga nodes, itong mga tumutubong protein cane na yan. At kung napapansin nyo mga kaubas, yung mga dahon dito sa baba ay inaalis ko, yung mga cell shoot ay inaalis ko. Ito mayroon yung cell shoot, kailangan nyo alisin yan mga kaubas. So yun, punta naman tayo ulit sa 4 to 5 months old na ubas. Meron din akong gagawing example mga kaubas na papakita sa inyo. Tara. So dito naman tayo mga kaubas, dito sa aking grapes na ito ay 6 month old na pala ito mga kaubas. Dun sa huli kanina ay 3 months old ba yun? Yun mga kaubas. Kasi hindi naman ako dumidepende kasi dun sa edad ng aking ubas kung gaano yung na-apply kong fertilizer. Tinitignan ko siya dito sa kanyang mga stem. Doon ako bumabase kung ano yung kailangan kong i-apply na fertilizer. Tulad nito mga kaubas ay 6 month old na siya. Ito yung kanyang arm. So malalaki na. Yung protein cane malalaki na rin pero hindi pa siya matured. Yung iba matured na. Yan. Ito ay nagkaroon na ng fungus dahil halos araw-araw din umuulan dito mga kaubas. Tingnan niyo yung langit, umaambon na naman. Pero okay lang yun mga kaubas kasi nagmamature na yung kanyang mga protein cane. So hindi na natin kailangan i-recover pa yung mga dahon kasi hinihintay lang natin na mag-mature yung kanyang mga protein cane. Tatanggalin din naman natin yung mga dahon na yan. So ito yung kanyang trunks. Yan. Laki na siya. Ito naman ang kanyang puno. Yan. Marami pang damo sa likod. So ang ina-apply na fertilizer dito mga kaubas, kung yun sa 3 months old kanina ay mas marami yung urea pa rin. Dito ay kailangan din niya ng urea at complete pa rin. Pero pantay na yung dami nila. So nagkakalahati na mga kaubas, kalahati ng urea, kalahati rin ng complete. So buong isang lata na yun mga kaubas kasi laki na ng ating grapes. So nangangailangan na siya ng kailangan pa rin niya ng nitrogen kasi nga mga kaubas ay kailangan pa natin palakihin itong mga protein cane. So kailangan para lumaki yan ay nitrogen ang kailangan. Tapos yung complete, nangangailangan na siya ng complete na mas marami dahil sa kailangan na ng complete fertilizer itong mga nodes na yan, yung mga yan, yan. Para pag siya ay ipopruning natin ay buo sila, yung baga malulusog sila, yung ready to sprout na siya bago tayo mag pruning. Di tulad nito, tignan nyo yung mga hindi makita itong mga nodes na yan, yun, yung bad eyes na yan. Tignan nyo yung anong papayat, maliliit. Ayan. So kailangan talaga ng combination pa ng urea at complete. So unti-unting nawawala yung urea mga kaubas, unti-unti na siyang nababawasan dahil bago magbulaklak yung ating ubas ay nangangailangan na siya talaga ng complete fertilizer at potassium para siya magbulaklak. Mawawala na yung urea mga kaubas. So yan, papakita ko dito sa labas, madilim kasi. Yan. Ito yung kanyang mga protein cane. So lalaki na. So kailangan pa niya talaga ng urea or nitrogen mga kaubas. So punta naman tayo doon sa bumubulaklak ng ubas, kung ano yung mga ginagamit kong fertilizer doon. At nakalimutan ko pala mga kaubas na sinabi kanina, optional lang naman ito mga kaubas yung paggamit natin ng
foliar fertilizer. Kung dun sa ginagamit yung urea at complete dun sa lupa, mga kaubas, ay napakaganda na yung performance na ng inyong mga ubas. Malalaki na yung mga dahon, malalaki na yung talbos, ay kahit wag na tayo mag-apply muna ng foliar. Pero pag nagkukulang, payat sila. Kunwari, like example, nasa growing stage pa lang yung ubas mo, ganito lang yung talbos niya, payat, mag-apply tayo ng foliar, mga kaubas. Yung foliar na mayaman sa nutrigen, katulong yon para siya ay tumaba yung kanyang mga talbos at dahon. Pero optional lamang yun, mga kaubas. Explain ko mamaya dun sa may bulaklak ng ubas kung ano naman yung kagandahan ng pag-apply natin ng foliar pagka bumubulaklak na yung ubas. So punta na tayo sa may bulaklak ng ubas. So tara. So ayun, mga kaubas, inabot na tayo ng ulan. Ayan, kakatapos ng ulan, pinahinto ko muna. So kanina galing tayo dun sa aking ubas na 6 month old. Dito naman tayo sa aking ubas na 9 months old na mayroon na siyang bulaklak. Ayan. So kung kanina dun sa 6 month old na ubas ko ay ang ina-apply ko dun ay 50-50, 50% na urea, 50% din ng complete. So tuloy-tuloy yun, mga kaubas, na ganun ang i-apply nyo hanggang siya ay maging mature na yung kanyang mga fruiting cane. Ganun pa rin, 50-50 pa rin siya, mga kaubas. Ibabase na lang natin dun sa isang lata ng sardinas, 50-50. So bago kayo mag-pruning, mga kaubas, pag mature na yung inyong mga fruiting cane, ang i-apply na natin ay aalisin na natin yung urea, mga kaubas, or pwede rin na 80% na complete, 20% na lang yung urea kasi mature na yung inyong mga fruiting cane. Tapos before kayo mag-pruning, mga kaubas, kunwari 2 weeks na lang or 10 days magpo-pruning na kayo, ang i-apply nyo na, mga kaubas, ay 50-50 na ng complete plus 0060 yung potassium, mga kaubas, kasi yun na yung kailangan niya pagka siya ay nagbulaklak na para mag-develop na mabuntis yung kanyang mga bad eyes, yung mga ganito, mga kaubas. Yan, para pag nag-pruning kayo, ready to export na siya, malulusog yung mga lalabas na bagong sanga, malulusog silang ganyan para makapagbigay siya ng magagandang bulaklak. Marami na siyang bunga. Yan, mahaba yung ibibigay niyang bulaklak para halos lahat ng fruiting cane ay meron siyang bulaklak. So ganon, yung mga kaubas, basta pag nagtanim na kayo ng drip cutting, every 2 weeks kayo mag-apply ng fertilizer, tapos yung organic naman ay every 2 months. Mas madalas, mas maganda yung lagi kong sinasabi dun sa organic. Tapos mga kaubas, kunwari ay nakapag-pruning na tayo, pag may lumabas na na mga bagong sanga, mayroon na siyang limang dahon, mag-apply na tayo ng foliar na mayaman sa potassium. Yung ginagamit ko, mga kaubas, dito ay yung tulad ng Kraft Giant. Ang ginagamit ko dito, mga kaubas, ay yung Biogreen. Pare-parehas naman yan, mga kaubas, basta ang bilhin nyo ay yung may mataas na potassium. Nakakatulong yon para
makapagbigay ng bulaklak ang ating mga obas. So bukod dun sa ina-apply natin sa lupa na 50% na complete fertilizer at 50% na potassium, yung 0060, ay mag-apply pa rin tayo ng foliar na may mataas na potassium para lalo siyang makapagbigay ng maraming bulaklak at mabuo niya yung kanyang mga bulaklak, magkaroon siya ng maraming bunga, yung hindi siya ma-abort, hindi malalaglag ang ating mga bulaklak. So ano pa ba mga kaobas, medyo mahaba-haba kasi kaya baka may nakalimutan ako, ay itatanong nyo na lang tapos sasagutin ko na lang sa comment section yung iba. Basta pagka yun mga kaobas, tuloy-tuloy na yung pag-apply nyo ng 50% na complete tapos 50% na 0060. Ibabase ko na lang dito doon sa lata ng sardinas yung 50%, basta buong isang lata ng sardinas. Pero depende yun mga kaobas doon sa yung sinabi ko kanina, doon sa lupa na pinagtaniman nyo. Kung hindi naman parehas dito sa lupa na pinagtaniman ko, siyempre magkaiba lang ano yun mga kaobas na performance. Kaya tignan nyo dun sa performance, maaari nyong dagdagan, maaari nyo rin yung bawasan. Tuloy-tuloy na yun mga kaobas hanggang mahinog na yung kanyang bunga, 50% na ng complete at 50% na rin ng 0060, hanggang kayo ay makapag-harvest na. At kailangan yung foliar mga kaobas i-alternate nyo dun sa pag-apply nyo ng mga fertilizer sa lupa. Kunwari April 1 nag-apply kayo ng complete at 0060 sa lupa, next week ang i-apply nyo naman foliar sa mga dahon naman, alternate sila para buong buo yung kinakain ng ating ubas, kompleto. Tingnan nyo yung aking mga ubas ay lahat ng fruiting cane, hindi naman lahat pero bihira lang yung walang bulaklak. Papakita ko sa inyo sa susunod na video mga kaubas yung mga bulaklak nito, na halos lahat ay meron siyang bulaklak. So yun mga kaubas, kung meron akong hindi nasabi kasi based lang yun sa naisip ko ngayon, kung meron akong nakalimutan, i-comment nyo na lang tapos sagutin ko na lang sa comment section mga kaubas. At so hanggang dito na lang ang aking video mga kaubas, at sana ay naunawaan yung aking paliwanag kasi medyo mahaba-haba yon, kasi hanggang dun sa after transplant hanggang siya ay magbulaklak, kaya baka may nakalimutan ako, itanong nyo lang sa comment section at ating sasagutin mga kaubas. So yun, magandang araw sa inyong lahat, maulang hapon pala, at paalam ulit. God bless you all. I'll take you there.